Guys, welcome back to our channel and today's vlog is mag-slice tayo ng mini tomato. Akin itong ipipreserve kasi sobrang dami. So yun guys, then let's talk about short videos advantage and disadvantage. Hello guys, welcome back to our channel. So yun guys, sa mga hindi pa nakasubscribe, feel free to subscribe my channel. Then, let's support each other. Anyway, ako po ay may channel na monetize na. So, nakukumpara ko kung ano ang kagandahan at kung ano ang disadvantage ng short. So, let's talk about short guys. Watch until end and please listen. Tagalog po ito guys, Tagalog version for Filipino. And first is magandang short, no? Doon sa mga monetized channel. Why? Mabilis siyang makakapagbadagdag ng subscribers. Subscribers count mo, mabilis mag-up. And second is, mas mataas ang revenue ng shorts compared to regular videos. Bakit alam ko? As I've said, may monetized na po ako na channel. Yon. So, nakikita ko sa analytics kung ano yung kaibahan ng shorts and regular videos. Yun. Then, tapos na tayo doon sa monetized channel. Good siya for monetized channel ang short videos. Dito tayo guys sa hindi pa monetized. Anyway, my channel, ang channel na ito ay hindi pa po monetized. Even though, mayroon na po siyang 1.1 million views, video views. At mayroon na siyang 2.2 subscribers. At mayroon na siyang 7.8K WH public WH or watch hour. So, kaya ko lang ito ngayon sinabi. Kasi last week ko lang inon yung aking eligible for monetization. Last week ko lang siya inon. Kasi sa mga other channel ko back, uminom kasi ako ng malamig kaya inubo ako. Actually, hindi talaga ako sanay sa malamig, kaya lang sa sobrang init uminom ako ng malamig commercial. Kaya ako inubo. Then yun, balik tayo doon. Kasi sa aking previous channel na yung yun nga monetize, inon ko lang yung aking eligible yung ano kanila, i-email kanila. Inon ko lang yun nung malapit na ako ma-monetize. Yun. Then sa aking curiosity, kasi I heard the story about short na short videos na good siya sa yun nga, good siya sa mga monetize na, at hindi siya good sa mga hindi pa monetize. So, nagtaka din ako kasi madalas akong manood ng mga vlogger, yung malalaking channel. Bakit wala silang short? Yun pala yung reason. Yung mga bago lang na nag-create ng channel, then na-monetize agad, tinitingnan ko yung kanilang channel performance or channel, yun nga, kung bakit wala silang shorts video. Regular video lang and live. So, na-curious ako sa sarili kong channel. So, chinek ko doon kasi hindi nga ako mahilig magbasa ng mga policies, anything under the sun. Basta I heard na channel, YouTube shorts is good. So, ang ginawa ko is inon ko yung aking eligibility. So, pag on ko, doon ko nalaman ang system na kapag ang channel pala na hindi monetize at nag-upload ng videos na short, so, kailangan mong i-reach, no? Kailangan nating i-reach yung kanilang requirements na 10 million views shorts. Kasama yun sa YPP or YouTube Partnership Program. So, yun. 10 million guys, makukuha mo ba yan? Nang ganun-ganun lang? Hindi. Kasi ang ating mga videos na shorts ay hindi naman din nagbabiral ng umaabot ng 100K, 50K,
'di ba? Nasa 2K, 3K, minsan nga wala pa, kadalasan wala pa. So, talagang mahirap natin i-reach 'yon. So, ngayon, dalawa ang iyong pwedeng una is yung ano, yung advanced earnings. 'Yun yung advanced earnings sa may mga channel na may mga shorts. Ano naman ang policy sa advanced earning? So, ang advanced earning, kailangan mong ma-reach yung 3K WH. 3K, no? Instead of 4K, ginawa is 3K. Advanced earning yan na part. 3K WH or public watch hour. So, pag na-reach mo yan, kailangan ma-reach mo rin yung 3 million views ng shorts. 1K subscribers. So, paano mo kukuha yung 3 million? Diba? Kailangan mag-upload ka na mag-upload tuloy-tuloy ng shorts na yung mga may tendency na magba-viral. Diba? So, yun yung advanced earnings. Ano ang meron sa advanced earnings? Magkakaroon ka ng super thanks button at join button. Eh, hindi ka pakikita sa commercial. Yun, yung mga ads, hindi ka pa niyan kikita. Pag may ads ang videos mo, ang kikita dyan is si YouTube lang. So, yun. Ayun ang sistema. Sa advanced earnings. Kasi nga, gusto ni YouTube is kumita agad siya sa isang content creator, kaya siya naglagay ng advanced earnings policy with short. Yun. So, ang pinaka-earnings at talaga kikita ka sa commercial is kapag na-reach mo yung 10 million views ng short, 4K WH watch hour and 1K subscribers. So, yun po yung system ng YPP, which is ikaw ay kikita na sa magra-run ang ads sa iyong videos. No? So, yun yung disadvantage kapag nag-upload ka ng short na hindi pa monetize ang channel mo. So, yun. Kaya, sa mga nagplano or sa mga nag-umpisa pa lang dyan na mag-YouTube, mag-create kayo guys ng bagong channel. Yung mga wala pang, yung nasa 100 subscribers pa lang, okay yan. 100 subscribers ka nga, nang hinayang ka, mahihirapan ka mag-pa-monetize niyan kapag may shorts ka nang naka-upload. Or, it's either ang shorts mo, i-delete mo. Hindi ko rin alam kung i-delete mo ay lahat ng shorts mo, i-delete mo. Kung mawawala pa ba yung system na nasa sayo. I mean, kung ikaw ba ay, kahit dinilit mo, isa ka pa rin short creator, aywan ko lang kung ganun. Pero the better talaga is gumawa ka ng bagong channel na regular videos lang ang iyong i-upload. Kahit mabagal ang pag-angat ng subscribers mo, basta makikipag-watch to watch ka lang lagi, makikipag-ugnayan ka lang sa mga ahead sa iyo na channel, mag-upload ka lang na mag-upload ng mga regular videos, wag mong haluan ng shorts, hindi abuti ng isang taon, ma-monetize ka. Sa aking channel na isa, 5 months lang ako doon na-monetize kasi nakikipag-ugnayan ako doon sa mga matataas sa akin na channel. Nakikipag-W2W ako, nakikipag-S2S ako. Yun, 5 months ko lang siya nakuha yung monetization. Hindi pa uso ang short nung time na yun. Way back 4 years ago. Then, sa second channel ko naman, ganun din ang ginawa ko. Pero kahit medyo mabagal, hindi naman inabutan ng isang taon yun na monetize siya. Kasi hindi pa uso ang short nun. Ang short, pahirap guys sa mga hindi pa monetize. For your information, pahirap. Sa mga monetize naman, swerte. Bakit? Yun nga, sabi ko kanina sa una kong sinabi, na ang revenue ng short mas malaki compared sa regular videos. Sa analytics ko, every month sinecheck ko yan. Talagang hindi bababa. Hindi mag-overtake yung videos eh. Ang ano kasi ngayon guys, ang ads kasi ngayon, lalo ng pag alam ng system na nakikipag S2S ka lang, or nakikipag watch to watch ka lang sa mga subscribers mo, pinuntahan mo siya, pinuntahan ganya, balikan, ganyan. Kapiranggot lang kikitain mo dyan. Ang kikita dyan ang system. Kaya banatan mo sa short kapag ikaw ay monetize na araw-araw kang mag-upload ng short. Yun ang gagawin mo para tumaas ang revenue mo.
Alam ko yan kasi naranasan ko yan. Nakakagulat. Kaya good side ng short is kapag monetize ka na. Bad side kapag hindi ka pa monetize. Disadvantage pala. Advantage kapag monetize ka na at disadvantage naman kapag hindi ka pa monetize. Kaya kung gusto mong ma-monetize, tiisin mo munang huwag mag-upload ng short. Gumawa ka ng video kahit 5 minutes. Pwede na yan, araw-araw ka mag-upload, mabilis ka ma-monetize. Mabilis lang naman ang isang subscribers, basta masipag ka lang araw-araw online eh. Basta yung pumupunta sa'yo, puntahan mo rin siya. Tapos yung mga nag-comment doon sa kanya, isa-isahin mo rin silang puntahan. At makikipag-S2S ka sa kanila, mabilis mo lang makuha yan. Yun, sa mga nag-umpisa pa lang at maliit pa lang. Sa akin kasi, nasa 2.2 na kasi ako eh. Nang hinayang akong i-erase yung aking mga short, kaya ituloy-tuloy ko na lang yung sa akin hanggat sa ma-reach ko yung YPP requirements. Yun. Sana mabago ang system na ito. Kasi marami nang nawala ng gana magumawa ng gumawa ng channel dahil sa YPP na system eh. Alam mo kung bakit? Alam niyo kung bakit malakas din ang loob ni Lulu YT na gawin yung ganyang policy ng shorts na 10 million views ang needed ng YPP. At yun nga, magkaroon siya ng advance earnings kasi lahat yan palo sa kanila eh. Kasi kahit wala kasi ngayong, hindi ka pa kasi monetize ngayon, nagrarana yung ads sa iyong mga videos. So kumikita na si Lolo sa system, di ba? Kaya kahit hindi na ganun mamonetize yung isang channel, kikita na siya. Kaya siya naglagay ng advance earnings para kumita siya doon while hindi ka pakikita sa ads. So yun po yun. Kaya marami ngayon ang mga nag-reels or nag-EFB dahil sa system ng YouTube sa pagpasok ng shorts. Ang daming pahirap. Yun. Advantage nga sa mga monetize kasi nga malaking kita ang shorts videos. Malaki ang revenue ng shorts videos. Kaya lang, sa mga nag-umpisa pa lang, tapos maglagay ka ng shorts, talo ka. Kaya sa mga nag-umpisa pa lang, maliit pa lang channel mo, i-give up mo na yan, gumawa ka ng bago, huwag mo munang lagyan ng shorts. Saka ka na mag-upload ng shorts kapag monetize ka na. Yun po yung aking mahalagang, guys, nung isang araw ko pa ito gustong gawin, kaya lang wala akong time magdakdak. Eh ngayon, may time ako at hihiwa ko ng kamatis, ayan. Kasi pag nagluluto ka, magdadakdak ka, mahirap eh. At least ito, naghihiwa ko ng kamatis. Ang dami, oh. Ang dami ko nang na-frozen, guys. This is third batch. Isang puno ng kawali, oh. Yan. Huhupa yan siya, mga hanggang kalahati. Tapos, saka ko siya ipo-frozen. Lalagay ko siya sa pack, ipo-frozen ko siya. Pwede siyang i-mixer, gawing sauce ng pasta, or gawing panglagay sa paksiw, ganyan. Ang aking ginagawa sa aking kamatis. So yun guys, yun lang about sa short guys. Tapos ko nang ikwento lahat ang advantage and disadvantage ng short videos. So yun, sa monetize, go ahead, araw-araw upload ka ng shorts para mas tumaas yung revenue mo. Gumamit ka ng mga videos diyan kasi mostly naman sa shorts, walang copyright. Mostly sa shorts walang copyright. Makikita mo kung ilan yung gumamit ng songs or music na yan, napakarami. And free copyright mostly sa shorts kasi nga hindi umaabot ng 1 minute ang video mo. Yun, para nang sa ganun ay tumaas ang revenue mo. So yun lang. Then sa mga hindi pa monetize, it's either to create new account without shorts or to continue upload shorts hanggat sa ma-reach natin yung YPP requirements. So sa akin, ituloy ko na lang kung yung naumpisahan ko. And I hope na sana some of these days, maawa sila sa mga content creator na maliliit na nag-umpisa pa lang na nahihirapan mag-grow sa channel dahil sa shorts. Sana medyo babaan nila yung requirements. Grabe, 10 million guys. Doon mo makikita yan sa analytics. Kapag i-click mo yung kulay blue na apply now or eligibility nga ba nakalagay doon? Eligible? Ganon? Eligibility for monetization or whatsoever dyan. Basta pumunta ka dun sa analytics, makita mo yung kulay blue naka-highlight. Pag i-click mo yun, magkulay, yun siya. Ma-change yung kulay niya. Tapos doon lalabas yung mga requirements.
doon sa advance earnings, ito yun, 3M, nantuka, then sa pinaka-YPP talaga is 10M views ng shorts ang kailangan para ma-monetize ang iyong channel. So until here, I hope na nakapagbigay ako ng information at sana makatulong ito sa mga nag-umpisa pa lang at sa mga monetize na rin. Grow your channel using short videos. Huwag kayong matakot gumamit ng mga sounds or music dyan. At kung malakas naman ang inyong pakiramdam na mag-viral yun kahit hindi kayo gagamit, walang problema yan. Free. So yun lang. So until here, thanks for watching. Bye-bye! Ang dami kong kamatis. Grabe. Thanks for this blessing.